My God, I hate drugs. Malacañang, pinasalamatan ang publiko sa mataas na performance at trust rating ni Pangulong Duterte. Nagpaabot ng pasasalamat ang Malacañang sa mamamayang Pilipino sa patuloy na suporta at walang sawang pagtitiwala kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ang pahayag, ayon ni Acting Presidential Spokesperson Martin Andanar, ay kasunod ng pinakahuling lumabas na survey. Batay sa resulta ng tugon ng masa survey ng Okta Research, nakakuha ng pinakamataas na performance rating na 67% at pinakamataas na trust rating na 69% si Pangulong Duterte. Isinagawa ang naturang survey mula 5 ng Marso hanggang 10 ngayong taon. Kaugnay nito, tiniyak ng Malacañang na makakaasa ang publiko na patuloy na mararamdaman ng mga ito ang tapang at malasakit ng paglilingkod ni Pangulong Duterte hanggang sa pagtatapos ng kanyang termino. Nagpapasalamat po kami sa inyong patuloy at walang sawang suporta at pagtitiwala sa ating punong ehekutibo, Pangulong Rodrigo Roa Duterte, na nakakuha ng pinakamataas na performance rating at 67% at pinakamataas na trust rating 69% sa mga opisyal ng pamahalaan. Ito ay ayon sa March 5 to 10, 2022. Tugon ng masa survey ng Okta Research. Makakaasa po kayo na ang tapang at malasakit ng ating Pangulo, ang kanyang paglilingkod, ay mararamdaman hanggang sa huling sandali ng kanyang termino. Maraming salamat po. Imahe ni Ninoy Aquino sa 500 pesos bill, pinatatanggal sa BSP. Hinikayat ng Duterte Youth Party List ang Bangko Sentral ng Pilipinas na alisin na ang anilay divisive image ni dating Senador Ninoy Aquino sa 500 pesos bill. Batay sa House Resolution 2566 na inihain ng Duterte Youth Party List Representative Duchelle Marie Cardima, dapat palitan ang imahe ni Aquino ng nationalistic symbol para sa pagkakaisa ng bansa. Ipinuntos sa resolusyon na kung natanggal ng BSP sa Philippine currency notes ang real wartime Philippine heroes gaya ni na General Vicente Lim, Chief Justice Jose Abad Santos at Girl Scout of the Philippines founder Josefa Llanes Escoda, mas marami umanong rason upang alisin si Aquino na nakipaglaban sa kapwa Pilipino at lumikha umano ng pagkakawatak-watak ng bansa. Matatanda ang una nang naghain si Cardima ng resolusyon upang ibalik ang pangalan ng Ninoy Aquino International Airport sa Manila International Airport. Pacquiao, gustong palayain si De Lima. Nanawagan ngayon si Presidential Aspirant at Senator Manny Pacquiao na pakawalan na ang nakakulong na si Senador Leila De Lima. Ito ay matapos bumaliktad ang dalawang saksi na dating tumstigo laban kay De Lima. Sinabi ni Pacquiao na sang-ayon siya sa panawagan ni Senatorial Aspirant Lotgardo Barbo na pakawalan si De Lima. Ayon pa ni Pacquiao, kawawa si De Lima dahil matagal na siyang nakakulong kung halimbawa ay inosente ito. Dagdag pa ni Pacquiao, dapat ding bigyan ng kalayaan si De Lima na mangampanya. Una nang umapela si Pacquiao ng mabilis na resolusyon sa kaso ni De Lima. Agree ako doon sa inexplain ni Senador Lotz Barbo na palayain na si De Lima dahil sa matagal na nga ng panahon. Sabi ko nga, kawawa naman yung tao kung alimbawa inosinte siya. Ang tagal, ilang taon na? 5 taon, mahigit. So, sana palayain na. At patuloy ang pangunguna ni dating Senador Bongbong Marcos sa bagong pre-election survey ng Okta Research. Umangat pa sa 58% ang score niya mula sa 57% sa nakalipas na survey. Pangalawa muli si Vice President Lenny Robredo na may 25%, mas mataas ng 2 points. Umaba naman ang score ni na Manila Mayor Isko Moreno at Senador Manny Pacquiao at Ping Lacson. 8% kay Moreno mula sa 9%, 5% kay Pacquiao mula sa 7% at 2% naman kay Lacson mula sa 4%. Isinagawa ang survey noong April 22 hanggang 25 sa 2,400 respondents. Naghahanda na rin ang Malacañang sa pagpapalit ng administrasyon ayon kay Acting Presidential Spokesperson Martin Andanar.
bumubuo na sila ng transition team. Pamumunuan ito ni Executive Secretary Salvador Medialdea. Pumipili pa raw ng mga magiging miyembro ng komite. Ipapasa ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kapangyarihan sa mahahalal na bagong pangulo sa June 30. Bumuelta si dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre kay dating Bureau of Corrections Officer in Charge Rafael Ragos. Ito'y matapos bawiin ni Ragos ang mga akusasyon niya kay Senador Laila De Lima kaugnay sa ilegal na droga. Pinwersa lang daw siya noon ni Aguirre na tumistigo para mapakulong si De Lima. Sagot naman ni Aguirre, sinungaling si Ragos. Kailan may hindi raw niya ito pinilit magsalita laban kay De Lima. Voluntaryo rin daw at under oath pa ang pagtestigo ni Ragos sa Kongreso noong 2016. Kinwestiyon din ni Aguirre ang paglantad ni Ragos ilang araw bago ang eleksyon. Tugon naman ni De Lima, si Aguirre ang sinungaling at sinira ang imahe ng Justice Department. 2017 pa nakakulong ang senadora, muli siyang tumatakbo sa pagka-senador ngayong halalan. Pinaiimbestigahan ni Moca Party List first nominee Moca Uson sa COMELEC ang kalusugan ni senatorial candidate at dating Vice Presidente Jejo Marbinay. Nagpadala si Uson ng sulat sa komisyon kahapon dahil nababahala raw siya na hindi kayang gampanan ni Binay ang tungkulin ng isang senador. Wala pang ibinigay na patunay si Uson at nagbase lang daw siya sa mga kumakalat sa social media. Dahil po may mga nakakarating na balita sa atin na si dating Vice Presidente Binay ay hindi na raw po nasa magandang kalagayan. Dapat ang isang kandidato, ang senador ay naiintindihan niya ang kanyang sinasabi, binabasa at sinusulat. Demensya. Demensya po yung nakarating sa inyo. Yun din po yung nakarating po sa akin. Mariing pinabulaan na naman ito ng kampo ni Binay. Naglabas pa sila ng video na nasa Isabela ang dating pangalawang pangulo para mangampanya. Pasok si Binay sa Magic 12 sa pinakahuling Pulse Asia Senatorial Survey. Samantala, ayon naman sa COMELEC, hindi nila maa-aksyonan ang sulat. Dapat daw ay maghain ng petisyon si Uson. As to the effect, I cannot see whatsoever anything at this point, legal implication as far as the candidacy of the named candidate is concerned. Napakadali po sabihin nyo. Pero syempre, kakailanganin po ng komisyon ng pagpapatunay. Kasi otherwise po, kung ganun din lang pala lahat, di lahat po ng kandidato, papadeclare din natin may demensya para ma-disqualify sa pamamagitan ng sulat. Halos 3 buwan na ang gera sa pagitan ng Russia at Ukraine at hanggang ngayon, wala pa rin indikasyon ng paghupa. Nandito ngayon sa bansa ang ambassador ng Ukraine para talakayin ang sitwasyon sa kanyang bansa. Magbabalita ang aming correspondent na si Tristan Nodalo. Tristan, anong sabi ng Ukrainian ambassador? Pinky, bukod sa halalan na gaganapin sa May 9 dito sa bansa, binabantayan din ng buong mundo ang petsyang yan dahil nakasalalay dito ang magiging kapalaran ng Russia at Ukraine War. Ang May 9 ay tinatawag na Victory Day para sa mga Russian at dito raw, ayon sa ilang mga eksperto, ay maaaring i-anunsyo ni Russian President Vladimir Putin ang kanyang plano kung siya ba ay paiigtingin niya ang gyera sa Ukraine o magdedeklara siya ng full-blown war. A big announcement by the Russian president on the 9th of May. We are aware that 9th of May is an important date for Russia, and we believe that the situation on the ground, meaning the failure to achieve military objective, may push Russian leadership to escalate the conflict to a different level. We are prepared for that, potentially, right? A declaration of war or whatever. We believe the war has been there since 2014. The major escalation happened on the 24th of February 2022. So we are prepared for all kind of scenarios. Pero una nang sinabi ng Russia na hindi sila magdedeklara ng full-blown war at ang ginagawa lang nila sa Ukraine ay isang special military operations. Pero maging si Pangulong Rodrigo Duterte kamakailan ay nagpahayag ng pagkabahala sa nangyayari sa Ukraine. May ibang Pilipino magsabi that I'm too tamed. Ano ang gusto ninyo? Girahin natin to? Mapupulbos tayo lahat. And even this rocos in Ukraine, magdasal lang tayo na it will not degenerate
into something like a nuclear warfare. Tapos tayo. Tapos tayong lahat.